I think it was June of last year, in an interview, Lian was asked kung ikay may relasyon o di kaya'y nakikipagkita sa iyong mga anak at nagbibigay ng sustento. And she said, sad to say, wala. Dalawa ang katanungan ko. Una, after that declaration of Lian, pinili mong manahimik. Bakit? Pangalawa, diretsang tanong. Nagbibigay ka nga ba ng sustento sa mga anak mo kay Lian? Oo, hindi. Dun sa unang tanong, never naman talaga ako nagsalita ever since. Bakit? Again, ayoko ng diskusyon. Feeling ko, to be honest, certain things dapat hindi na dinadaan sa interview. Dapat yung ibang bagay na pag-uusapan na lang. Kasi kung magsalita ako, hindi siya matatapos. Ang kawawa yung mga bata. Diba? Nung first time naman na nag-break din kami, ganun din naman. I kept quiet. Because of the internet, anytime mapapanood ng mga bata yun. So kapag nagsalita ako, mahalungkat nila yon. And at the end of the day, ang gusto ko lang peace para dun sa mga bata. Pau, may sasabihin ako doon. Kasi ang concern mo ay makikita pa ng mga bata. Pero 10 years, 15 years from now, don't you think about the possibility na ang makikita at maririnig lang ng iyong mga anak ay yung side ni Lian? At hindi ka nagbigay ng side? One day, I'm praying that opportunity will come at masabi ko yung side ko sa kanila. Diretso sa mga? Diretso. Okay, I get that. Kasi sila lang naman yung concern dun sa mga mali ko. Dun sa sustento issue, hindi. I don't give. Again, I had my reasons why, but I'm saving for them. I have some savings for them that hopefully one day I could give them straight. As I've said, I had my reasons, pero kung ano pa, anong point? I don't wanna argue about it anymore. Ayoko na siyang lumaki. It's a mistake na nasimulan ko ever since before na hindi ako nakapagbigay. But ever since na nagtrabaho ako ng maayos, unti-unti akong naglalagay ng sa account para kay Sonia, kay Celine, pati kay Summer. Which eventually I want to give it to them straight. This is a public declaration that you're making. That hindi man ako nagbibigay ngayon, nagsisave ako yes. Para sa mga anak ko. Yes. And ito isang bagay na hindi mo i-communicate doon sa mga nanay, but you're now telling us, your public, that this is what you're doing. Yes. Yes, I am. Pao, may relasyon ka ba sa iyong mga anak? Ngayon, wala. The last time I saw my Sonia and Celine, mga six, seven years ago, when we went to Cebu. And then, naputol na naman. Kay Summer, magto two years ko na siyang hindi nakakausap. I reach out though. I try to reach out. But as I always say, forgiveness takes time, healing takes time, and I'm giving that to LJ. Hindi ka natatakot na isang araw magagalit ang iyong mga anak? Takot na takot. Mahal mo sila? Sobra. Yung sa dalawa ko, gusto kong bumawi. Sa dalawa. Yung kay Summer, biglaan kasi. It doesn't make me love Summer more. Lahat silang tatlo mahal ko, siyempre. Pero yung sa dalawa, yun, medyo malalim-lalim na yung pag-uulang ko. So hindi ko sila masisisi. And no, I would like to take this opportunity to tell Lian and John, thank you for doing a great job sa mga bata. Doon swerte ako kasi mabait yung John.
bayan. Anyway, kay Summer, ayun, may miss ko siya. Kasi, sobra. Kasi yung pandemic, sobrang, tsaka yung ugali kasi ni Summer, parang ako eh. Loko-loko eh. So, lagi kong kasama yun sa taping, sa ano, so, tapos biglang naputol. Pag uwi ko galing, sorosogon, palis na sila eh. Babalikan ko lang yung takot. Takot na takot ka kung ano ang magiging pagkakilala ng mga anak mo sa'yo. Sa kabilang dako, mahal na mahal mo sila. Hindi ba dapat, Pao, mas mangibabaw? You should have a bigger love than that fear as a father. No, ay kung pag-uusapan yung love, sobrang love ko sila. Pero, you know, ako, feeling ko, reality lang, you know. Hindi naman na sa akin lumaki yung, especially si Sonia and Salim, di ba? So yung, para ma-hate nila ako, yun yung pinaka-fear ko. Hindi ko kailangang, to be honest, nasa stage ako na maging magkaibigan lang tayo eventually. Okay ka na doon. Civil lang. Wag lang galit. Hindi ko kailangang mahalin nila ako. Kasi hindi ko yun masisisi. You're talking about your children. Yeah. About them. Diba? Hopefully, it will come. Maybe. I have no idea. Pero, that's my biggest fear is for them to actually hate me. Nay, Tay, Kapuso, dahil sa kakulangan ng oras, hindi na po namin kaya maipalabas ang second part ng aking interview kasama si Paolo Contis. Pero mapapanood niyo po ito sa darating na Lunes, dito lamang po sa Fast Talk with Boy Abunda.